Yo, what's up guys? Good day sa inyong lahat. And 3:30 na ng umaga at eto, gising pa rin tayo at gumagawa tayo ng hang tag. Ayan. Para sa clothing namin, yan ang No Kidding Apparel. Malapit na malapit na yan. Siguro pag na-upload ko to, nakalabas na yon. Dahil papakita ko na dito sa inyo yung hang tag namin. Nakakawa na rin ako ng mga samples. Nakagawa na tayo dito ng ilang mga samples. Ito. Ayan. Glossy finish. Ayan siya. Bali, dalawa yan. Per t-shirt, dalawang hang tag ang nakasabit. So, ito yung first design namin. Ayan. I-reveal ko na din dito. Panigurado, nakapost na to sa Facebook page namin. Kasama yung t-shirt. Sa ngayon, na ginagawa ko to, wala pa yung t-shirt. Nandun pa sa paprintan. So, yung last vlog, nakita nyo naman. Nandun yung sa paprintan. Social media accounts, then ayan ang ganun ulit, No Kidding Apparel Company and si Ernest. Ayan, si Ernest ang aming character. Ito naman, leather, merong glitters at merong 3D. Pero ang gagamitin natin, ang makikita nyo kung kukuha man kayo at sana kumuha kayo, etong leather finish siya, tapos glossy finish yung likod. Pwede nyo itong gawing souvenir. Putulin nyo lang siguro yung sa taas. Ayan, merong blank space dyan sa taas na black. Pwede nyo putulin yung may butas, then souvenir. Kasi ano to, leather finish siya, yung likod glossy. So, hindi siya basta-basta masisira din. Ayan, dito ko siya ngayon piniprint. Ayan, no. Ito na lahat yung hang tag na ginagawa natin. Ayan, nagpiprint pa ako. Ito siya sa isang A4. 17 pieces na hang tag sa isang A4 size. Medyo magastos yung hang tag natin, dalawang hang tag sa isang t-shirt, pero para mas ano, wala lang, para maiba lang, para may konting details. Syempre, yung first design, then ito yung parang, ito yung parang pinaka main na hang tag. Ito parang andito kasi yung design, then ang logo. Then ito namang isa, ayan yung main na monogram. Then yung word mark, and then yung social media accounts. Ayan nga. And ayan lang, piniprint natin siya ngayon dyan. Ginagamit ko nga palang printer ngayon is itong Brother DCP T710W. Ayan yung ginagamit nating printer ngayon. So dye-based ink siya, hindi siya pigment ink. Hang tag lang naman to, hindi naman siya sticker, kaya dyan na sa dye-based ink. Tsaka kung makikita nyo, ito meron ako ditong sample. Ito yung pinred ko sa pigment ink. Kung makikita nyo, hindi siya black na black. Ayan, kung mapapansin nyo dito, ito black na black. Mas saturated yung kulay na ito. And ito namang isa, ito pigment ink, ito dye-based ink. Ang difference talaga ng pigment at dye, yung dye talaga, mas saturated yung kulay niya. Ayan, kita nyo, mas litaw na litaw yung kulay. And ito namang sa pigment, talagang natural siya na ganyan, parang medyo faded. Hindi masyadong vivid yung kulay, hindi katulad nito. Ayan. Kaya napili ko, ito na lang gagamitin kong dye ink. Dahil hindi naman to pang outdoor eh. Pwede nyo to itabi for souvenir, pang bookmark. Ayan. Pwede mga pang bookmark, may mga mahilig magbasa dyan. Hindi naman kailangan maging waterproof kasi nga, yun nga, hang tag lang naman to, hindi naman siya sticker. Kaya okay lang. Tsaka hindi rin naman siya maaarawan, kaya hindi magpe-fade yung kulay na to. Kaya okay na okay to. Pinkad ng kulay niya, no? Ayun lang naman. Additional information lang din para sa inyo. Ayun, kitang-kita yung pinagkaiba niya. At syempre, meron ding stickers. Pero hindi pa ako nakakagawa. Inuna ko na ngayon yung hang tags muna. So, bukas, ayusin ko pa to. I-laminate ko pa. May kita nyo, leather finish siya. Ginamit ko lang din dito yung pang cold laminate yung photo top. So ayun, pwede kayong gumamit nga yun nga, yung 3D, pwedeng leather, glitters, yan, kahit ano, canvas, mat, kahit ano pwede. So ako ang napili ko, leather. Ayan, nakita nyo, parang mas classy siya tignan, simple lang. Parang uunti-untiin natin to, bawat detalye, susubukan kong ma-vlog para ma-share ko rin sa inyo. Yan. And ang ginagamit ko nga palang papel, eto, kalimutan ko. Baka kung sakaling may magtatanong, eto siya. Ayan.
calling card paper siya. Ito yung baliktad pala. Coif na calling card paper. 250 GSM siya. Ayun, 250 GA4 sheet. 50 sheets ang laman niya sa isang pack. Nakalimutan ko na kung magkano ang bili ko dito. Medyo matagal na kasi sa akin to. And ayun, naisip ko ito makapal pang calling card. So makapal siya. Kaya maganda rin pang hang tag. So yan, pwede nyo pang DIY din sarili nyo yung hang tag. Tsaka photo top, yan, pang cold laminate kung anong gusto nyo. Ito mga pinang testing ko. Yan, papatungan nyo lang din yan kung anong trip nyong finish para sa mga hang tag nyo. Tapos yung pambutas, ito, ticket puncher at tatawag dito. Hindi siya yung typical na puncher kasi kung makikita nyo, yan ang liit ng butas nya. 3mm ata to, 3mm yung butas nya. Check nyo na lang din, 3mm ticket puncher. Alam ko yun ang sinerch ko dito. Ticket puncher siya, maliit, and mapansin nyo mapayat yung pambutas niya. And ayun lang naman mga ginamit ko, may nakalimutan pa ba ako? And syempre yung cutter, yan yung paper cutter natin. Kung ay pinakita ko na rin to nung nakaraan nung gumawa tayo ng sticker. So, ito pa yung ibang samples ko, dami kong samples na naman. And ito, yan, ito lang din nagamit ko pang cut. Quap paper cutter, yan. So yun, quap paper cutter lang ang ating gamit. Matagal na rin yan. Nung 4-year college pa ako nyan. So matagal-tagal na rin. Alam ko nasa 750 lang ata yan, mga ganun. So yan, marami-rami kayong magagawa. Yan, ilang taon na sa akin yan. Marami nang naitulong yan. Yan lang, ilang mga materials. Recap lang, recap. Calling card paper, photo top, syempre printer, ticket puncher, and cutter. Yan lang, yan lang. Sobrang simple lang, syempre, ang inyong design. Sana meron kayong tutunan kahit pa paano. Hindi naman to masyadong deep tutorial ngayon. Update lang talaga to para dun sa aming clothing brand. Sana inyong suportahan. Report local, yan nga, sabi nga natin lagi. And syempre, hindi lang sinasabi yan, ginagawa din. Or kahit sa simpleng pag-share or pag-like ng page namin, malaking tulong na yan. And dyan, ang lalagay ko din dyan yan ang Facebook page ng No Kidding Apparel Company. And ayun lang. Ito wala pang laminate pero kita nyo naman ang kulay niya. Sobrang ganda ng kulay, no? Itim na itim. Labas na labas yung kulay niya. Sobrang solid. Siyempre, ito ba pala? Ayan. Pwede nyo siya gawing, ayan, glossy. Pinagsama ko na yan. Yung likod, gagawin natin glossy. Yan nga, nasabi ko nga dun. Kung meron kayong laminating machine, ayan. Set nyo lang sa 160. Then, ilalaminate natin siya. Gamit natin itong pang-laminate ng calling card to. Manipis na manipis lang siya. Para maging glossy finish yung ating hang tag. Madalas ginagamit talaga to pang calling cards. Ayan o. Ayan, patapos na. Ang gagawin natin ganito, babalik na rin lang natin siyang ganyan. Kasi ang kailangan lang natin i-laminate yung likod. Pero pwede nyo naman gawing front and back na ka-laminate. Depende na sa inyo yun. Shoot lang natin ganyan. Medyo mahirap siya kasi sobrang nipis at sobrang lambot nito, tumitiklop-tiklop. Kaya kailangan, pag ilalagay na sa machine, aalalayan siya. And syempre, iwasan natin yung mga dumi-dumi. Yung katulad niya. Papadaan na lang natin ulit yan. Okay, so next step natin after natin mag-laminate, ilalaminate ulit natin pero cold laminate naman ngayon. Gamit ang photo top, ito, leather sa ibabaw lalagyan natin. Okay.
yung sinasabi ko nung mga nakaraan na pwede nyong i-cold laminate gamit yung laminator, or kung wala naman kayong laminator, kuha lang kayo ng ruler, ayan, tapos yun ang gamitin nyo pang hagod. Yun ang manual naman na method. Napakita ko na yun yung sa gumawa tayo ng sticker, DIY na vinyl sticker, na waterproof vinyl sticker. Yun, napakita ko na kung paano yung manual. So, ito naman, pinakita ko lang yung naka-laminating machine. Pero ayan, naka-off yung ceiling niya. So, walang init to. Pinapagana, ang kailangan lang natin dito, yung roller niya para lumapat yung photo top. Ito yung manual, papakita ko na din. Ito, gamit lang ako ng ruler dito, pantulak. Ayan. Tutuusin, mas mabilis pa pag manual kesa paghihintayin mong pumasok dun lahat sa laminating machine. Mas mabilis pag manual, kaya madalas manual na paglalaminate talaga ginagawa ko.